So today, let's talk about consistency. So, i-share ko sa inyo yung simple explanation bakit importante yung consistency. Example, dito sa loaf cake na ginagawa ko, na chocolate mousse, sabihin natin, unknowingly, nagkaroon ako ng 10 to 15 grams ng excess for chocolate ganache. Let's say, ang target ko is 100 pieces ang nabibenta ko per week. That's 15 grams na sobra times 100 pieces per week equals 1,500 grams. Kung itatimes ko siya ng times 4, that's 6 kg or 6,000 grams ang sobra ko kada buwan sa ganache pa lang. 6,000 grams times 12 in a year, that's equivalent to 72 kilos of ganache excess. If yung food cost ko or yung cost ng ganache is 500 per kilo, 500 times 72 kilo equals 36,000 pesos. So yung 15 grams na pasobra mo na hindi mo namamalayan, it could cost you 36,000 pesos per year na hindi mo alam. So ano yung pwede mong gawin? Mag-set ka ng standard guidelines. Specific weight, example. Yung sa loaf ko, 400 grams plus minus 5 grams. Ibig sabihin, pwede siyang maging 395 grams to 404 grams. Maximum of 404 grams lang. Yung ganitong klase ng guidelines ay ginagawa ng malalaking companies ng cake na nagsusupply sa cafe, restaurant, cafeteria ng hotel, cafeteria or canteen ng school, offices, and airlines. A simple excess of 15 grams can save you as much as 36,000 for a year. Ganun ka importante ang consistency.